Yo, what's up mga kabaliks? Meron tayong papanoorin na ngayon na video tungkol kay Herbert Ampangkulangko. Siya yung kinikilala sa loob ng bilibid o tinatawag na kingpin. Ayon pa kay Herbert, meron siyang malaking, pinakamalaking expose at may madadawid dito na isang general, retired general. At natatakot sila sa kanilang seguridad. At kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to click the notification bell, like first, subscribe, para po updated kayo sa aking mga videos. Let's watch guys! Magandang hapon po sa inyong lahat, ma'am and sir. Ako po si Herbert Ampangkulangko po. Ako po'y witness laban po kay Dilima. Nandito po ako sa Camp Aguinaldo sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon po ay March 27. Ako po'y nag-video po dahil po nangangani po ang aming buhay. Bakit po? Kasi noong pong 2019 po, marami nang pumunta po dito ng BGMP para kukunin po kami at dalhin sa Building 14. Kasi may plano na papatayin kami at lalo na sa akin. Nakapagtaka lang po, kami po ay witness kay Secretary Dilima. Ngayon po, ang problema po namin dito, mga witness, bukas po, araw ng Lunes, ay papalitan na po ang mga gwardiya namin dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Mga Bucor, papalitan na po ng mga BGMP. Ngayon po, nagsusulat na po kami sa Department of Justice at sinasabi po namin sa mga fiscal ng prosecution ay nakapagtaka, pinipilit pa rin nila na sila daw ang magwardya sa amin. Sa totoo lang po, natatakot po kami kung sila po magwardya na ang papalit na opisyal ay BGMP. Dahil may impormasyon po kami nga galing po kay Clarence Dunggael po at nagyayabang na po na papatay na daw kami at lalo na daw ako. Nakapagtaka po, lalo na nakapagtaka po na malapit na po ang aking hearing kay Secretary Dilima. Meron po akong expose na supplemental affidavit po. Ngayon, ito po ay expose na hindi ko po nasabi nung nakaupo po ako nung 2016 sa Kongreso. Dahil po, hindi ko nasabi po ito dahil po pinigipigilan po ko sa aking girlfriend. Dati kong girlfriend na si Princess Nova Parvino. At tinatakot pa niya ako kasi may madadamay po dito na isang general po, na retired general po. Gusto nila po siguro na igagawin nilang senaryo dito kung sila'y papalit bukas, gagawa silang senaryo para siguro hindi ako makapagsalita doon sa hearing ko kay Dilima. Kami mga witness, busy na po kami sa aming mga testimony dahil po malapit na pong hearing namin at lalo na sa akin na meron po akong expose na supplemental affidavit ko po. Ito po ay pinaka-importante para malaman ng buong sambay ng Pilipino. Sorry po nga hindi ko po nasabi po ito sa Kongreso dahil po ulitin ko po, pinigilan po ako sa aking dating ex-girlfriend ko na si Nova Princess Parvino. Nakapagtaka po ang aming director sa Bureau of Correction
Ano bang plan? Akala ko ba'y kakampi namin? Bakit atat na gusto kaming kunin noon, 2019? Kunin kami para ibalik doon sa Building 14. Kami ay witness dahil delikadong buhay namin. Dapat secured kami. Dapat protection kailangan namin. Ngayon, noong 2019, hindi kami nakukuha. Hindi kami nakuha dito. Eh ngayon, sila ni gusto magbabantay namin na ilagay ang BGMP ng official. Nakapagtaka. No? So, nagtanong po ako, sarili ko, ang direktor ba ng Bucor, kakampi ba ni Dilima o kakampi sa administrasyon? Nakapagtaka. Dahil ba ay tinatawagan ka ni Dunggael? Ni Clarice Dunggael? Alam ko po, siya po ang ninja cop. No? Nagagalit po siya kasi nag-report po ako sa NBI. No? Nung time na nandito si Clarence Dunggael, nilipat dito sa amin. At inalis po dito at tinapon doon sa Davao Penal Colony. Kasi po, nandito po dating bantay namin po dito mga SAP. Sinabihan po kami ni Clarence Dunggael na babaliktad daw po kami. Sabi ko, ano ba to? Anong klaseng tao to? No? Hmm. So, nalaman ng DOJ na no, tinapon siya doon sa Davao Penal Colony. Sa totoo lang po, si Clarence Dunggael po ay tao po ni Secretary Dilima noong 2014. Siya po ang asset ni Dilima noon. Tao po siya. No? So, ngayon, siya din po ang witness. Witness po siya nga laban po sa amin. Witness po siya nga ni Dilima nga laban po sa amin. Nandun po ngayon, sa listahan po ngayon sa korte. Si Clarence Dunggael po, isang inmate na PNPE, na major official. Witness po siya ngayon ni Dilima. Kakampi po siya kay Dilima. Nandun po, nakalista po sa mga witnesses ni Dilima. So ngayon, nakapagtaka. Si Clarence Dunggael aug si Director makakilala. Meron pang isa. Hindi lamang si Clarence Dunggael dito eh. Galit sila sa akin, gusto na patahimikin ako. Dahil ba, natakot po kayo malaman ng ating mahal na Pangulo na kayo po'y mga ninja cop? Ako po'y chairman noon sa Bilibid noon, 2014. Lahat ng mga opisyal pumupunta, pumapasok ng PNPE, mga pulis, nakapasok kayo dahil sa aking pirma po. Kasi hindi kayo pwede makapasok doon pag hindi ko pinipirmahan. Yan po ang malinaw. Gusto ko po, bakit po nako ng video para makarating po sa Senado, sa Kongreso, sa Department of Justice. Nagsulat po kami sa Department of Justice. Hanggang ngayon, wala pa kaming feedback galing po kay Piskal. Pati mga piskal namin, nagsasabi sa amin, nalilito na rin sila. Malapit na po ang hearing namin at lalo na sa akin, meron po ako, ulitin ko, meron po akong expose laban po kay Dilima. Ito po ay pinakamatindi na dapat sasabihin ko noong sa Kongreso po ako, yung umupo ako. Ngayon, sasabihin ko na po sa korte. Ulitin ko po, alam ni Nova ito, no? So, nerespito ko lang pa siya noon. Nerespito ko kasi pinigilan ko siya. Ginamit. So, parang naramdaman ko na ngayon nandito ako sa kampo. Nas tagal-tagal. Ginamit ako ni Dilima. Ginamit ako ni Nova. Ano pa yun? May isa pang general yan? Yan pa papalabas ng triad? Yung si Tony Lip? Takot ka rin, general? Dahil malaman ng taas kung sino ka rin. No? Itong general na to, dati pa itong administration po. Noong 2015 pa ito. Klaruhin ko lang, gusto ko lang maklaro at malinaw. Nanahimik na po ako, hindi ko titigilan. No?
Galit po ba kayo sa akin? Nagwi-witness po ako kay Dilima. Ano bang magawa ko? Dahil po, bakit masama ba? At masama ba magsasabi ng katotohanan kung anong nangyari noon? Sabihin ko. At hindi lang yan. Meron akong expose laban po kay Dilima. O bukas Monday, papalit ang mga BGMP na opisyal. Ang aming hiling lang po na sana po, dahil wala man kami hiningi ng kapalit sa pag-upo naming bilang witness at lalo na ako, ang akin lang yung siguridad, maproteksyonan po kami sa gobyerno. Pero ang ginagawa po ni Direktor ay talagang lalagyan kami dito ng BGMP. Wala man kami illegal. Sa totoo lang po, maniwala kayo sa hindi. Kahit magtanong po kayo sa mga army dito, mga gwardiya, at mga gwardiya namin, nangiram na kong pira pagkain. Wala kayong kong pira. Dahil yung dating ex-girlfriend ko, nandoon sa kanya, yung pira ko, yung sasakyan ko, yung mga nandoon sa kanya. Kahit saan na lang ko mangiram ng pira, isa pa rin yung ginagamit ako. No? Alam mo no ba, ako po'y mag-volunteer na mag-witness po sa iyo para malaman ng buong Pilipinas kung anong klase ka, at lalo na itong kabit mong si General. Yung kabit mong General, yung time ni administration pa noong 2015, hanggang ngayon, siya pa nagpro-protect sa iyo. Si General Locadio Salva Cruz Jr., Council Advisory ng SAP ngayon. Noong 2019, siya naman, siyang gusto niya, ipilit niyang, nakapwesto siya ngayon bilang isang council para maprotektahan ka, no ba, di ba? Yung tumakbo yung party list noon. Magkano binigay mo yan? Galing sa droga? 3 milyon. Yung time ng eleksyon noong 2016, nung presidential election, anong ginawa ni Locadio Salva Cruz Jr. na general? Di ba? Minamaniubra niya mga butuhan doon sa Osamis? Pinapalabas ang mga watcher ni Digong, ni Presidente Duterte? Alam mo, sa totoo lang, ito ano ba sa iyo nangyari? Ito pong karma, gaba po sa inyo. Sa inyong dalawa. Ngayon, may mga bata yan eh. Nakapwesto sa krami yung kabit mo eh. Alam ko eh. Pinakaisana ko nyo ngayon eh. Di ba, nagsusulat ka pa sa anak ko. Nandito po mga sulat mo. Handwriting. Galit ka pa ni Duterte. Di ba? Nandito, hindi ka makapagsinungaling, may ebidensya ako sa'yo. About sa case mo, mag-volunteer witness po ako sa'yo para malaman ang buong Pilipinas. Ebidensya, lahat ilabas ko. Pati kay Dilima, ito na. Ma-expose po ako. Nga supplemental affidavit ko na pinakamatindi. Alam mo no ba, sinusunod lang kita. Noon. Dahil napamahal na rin kita noon. Pero sa ginawa mo sa akin, para bang wala na kumakain dito? Alam nito kahit magtanong, ilang taon na dalawang taon, nakikakain ako sa mga Bucor, sa mga guard dito. Diyan, mapatulong lo ako. May sasakyan ako ipabinta, hindi mo pabinta. Wala kang awa. May property ako ibibinta, hindi nyo. Pinapaikot-ikot lang niyo ako. Mga anak ko, kawawa, di ba? Ito po, nasabi ko po dito rin kay Nuba, sa may binanggit kong general na kabit niya. Dahil po, kung di ko tumabanggit, hindi mabuong istorya na expose ko about kay Dilima. Dugtong po ito. Dapat sasabihin ko po ito sa Kongreso. Pero hindi ko nasabi. Dahil pinigilan ko niya at tinatakot pa ko nga delikado daw ko kasi ganito, kung mabaliktad ang panahon daw ay ganito. Hindi. Itong sinasabi ko, nag-witness pa ako kay Dilima. Ito pong katotohanan ang nangyayari.
Pero yung sinasabi ko sa Kongreso, 50% lang yun. Dahil po sa Yonoba, dahil mahal kita, noon ay sa pagmamahal ay sinusunod kita. Pero ngayon, hindi na kita. Hindi ko po, sundin ko po ang katotohanan. Hindi ko po susundin ang kamalihan. Okay? Pareho lang kayo ni Secretary de Lima o ni Director Bucayo o ni Junel Sanchez, magagamit kayo. Kinagamit niya ko eh. Dahil may mga koneksyon ka, may kakampi ka, lalo na itong kabit mo, si Lucadio Salva Cruz Jr. Yan ang ano mo eh. Yan pinagmamalaki mo eh. Hanggang ngayon, dahil may mga tao siya, mga official din, ikaw lang babanggitin dito. Nanawagan po ako sa Kongreso, sa Senado. Nga, tulungan niyo po kami dito na proteksyonan kami mga witness at lalo na sa akin na malapit na kong upo kay Secretary de Lima. Alam lang aming prosecution yan at prosecutor. Kaya tanong niyo po doon kung sino prosecutor namin na lahat ng mga hinanaing namin problema dito ay sinasabi namin doon. Hindi kami VIP dito. Walang VIP treatment sa amin dito. Naghirap kami dito. At lalo na sa akin. Kaya tanong niyo po sa mga army. Hindi lang po ako, ito mga sinasabi, hindi lang po ako. Lalo na kay Clarence Dunggael ng Ninja Cup. No? Dahil may mga connection din po kayo. Yung mga connection ninyo, mga mababait yun. Pinapaniwala lang ninyo. Alam ko lahat, hindi lang ako magsasabi rito, marami magsasabi pa. Takot lang. Gusto po ako maimbestigahan po dito, mapuntahan po ako. Gusto ko po, i-request ko po si General Danao. At saka General Ilazar. Maimbestiga, hindi lang ako magsalita. Dami, sa Bilibid, dito marami. Manahiling ko lang po at nanawagan po ako dahil bukas papalit ang BGMP. Kami po ito nangangamba at lalo na sa akin. Hindi lang po hirsi ito ang impormasyon galing. Hindi lang ako magsalita. Pati mga kasamahan ko rito magsasalita. Hindi ko lang babagitin pangalan. Kung saan po nanggagaling impormasyon na papatayin ako. Sinaryoin ako. Hindi nagbibibidyon ako ngayon para malaman ng buong San Pino at malaman ng Kongreso at Senado at sa Department of Justice. Pasensya na po. Basta po, kami dito, walang binigay na VIP treatment sa government sa amin. Patas po ang gobyerno para sa amin. Wala nag-utos po sa amin, nag-witness po kami. Kahit abogado ko po, hindi nag-utos sa akin. Ito po'y kusang loob ko na nagsasabi ng katotohanan kung anong nangyayari noon kapanahonan noong 2014 noong ako po'y bilang isang chairman ng maximum security compound. Diyan, mapatunuwa ba? Wala makain, nakakain lang ako. 2 taon, Pasko, wala. Pati mga anak ko, wala. Tapos sabihin, kulang ko, mayaman. Mayaman, sino ba, Princess Barwinig? Hindi po ako. Ako po, utusan lang po. At sama din po, kay Dilima. At nga utosan nila po ako nga maglikom ng pera galing sa droga para po ipundo para sa iyong eleksyon niya nung pagkasinaduran nyo noon. Totoo po yun. At hindi lang po yung sasabihin ko. Itong hearing ko, may expose po akong bibitawan. Hindi ko pwede sasabihin dito sa video, kundi doon lang po sa korte po sa 256 branch Munting Lupa City. Pero nakikiusap po kami at tumiling po kami ng tulong po sa inyo. Nga sana matulungan po kami. Hindi po hindi papalitan ng mga gwardiya namin 4 na taon na nagbantay sa amin dito. Nga safety kami, papalitan kami ni MGMP para ano isinaryo. Para hindi na ako makapagsalita sa korte. Ano ba, hindi ko maintindihan po ang direktor namin na si General Bantag. Ano ba? Wala naman kami illegal, wala naman kami ano dito. Mga tao to, naghirap.
Gusto ko lang klaruhin po, no? Ulitin ko po, sa hearing ko po, ma-expose po ako na mas mabigat, mas matindi. Pasensya na po sa aking Tagalog at boses ko po dahil matigas po, dahil hindi naman ako pure Tagalog po, Bisaya po ako. Gusto ko lang ilabas po dito po kasi may sulat na po kami kung saan saan nakarating. Pero walang aksyon. Bukas, kahit lockdown po dito sa kampo, talagang gusto talaga nila ng ano, napapalitan mga gwardiya. Para ba atat na atat nga kayo papatayin kami? Ano ba? Mga tao ba kayo ni Dilima? Ano ba kayong klase? Dahil ang alam ko naman noon, noong 2014, si Secretary Dilima, may mga tao sa BGMP noon. Siguro baka ito na. Sipin mo. Nasa government po kami. Nagwi-witness laban kay Senadora. Tapos, kung sila papalit pa, hindi na kami makakain, hindi kami makatulog. At lalo na sa akin na malapit na ang aking hearing. Nakiusap po kami na kung pwede, army lang magbantay sa amin at Bucor. Sip naman kami dito, sa loob naman kami ng kampo. Compound po ito. Ako po yung nagvideo dito. Ako nang gumawa ako ng paraan kami dito na makahiram kaming cellphone ng video para maparating po ito sa labas at para malaman sa itaas. Kasi ang naglalaro dito nasa baba eh. Walang alam ang taas eh. Hindi lang po ako magsasalita. Kung mayroong mag-imbestiga rito, marami magsalita. Hindi lang dito, kahit sa iba pa, hindi ko nabanggitin. Marami magsasalita sa lahat ng mga binanggit ko. Yun lang po. At maraming salamat po sa iyong lahat.